Disyembre 1938, may isang estudyante mula sa Ilocos ang nakatakdang mag-graduate sa kolehiyo ng UP sa siyudad ng Maynila. Ang estudyanteng ito ay mula sa angkan ng mga politiko sa Ilocos Norte. Ang pangarap talaga ng batang ito ay sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang at makapagtapos ng kursong abogasya. Pangarap talaga niya na maging isang abogado at makapaglingkod sa ating bayan. Habang lumalapit ang kanyang graduation day, ay binulabog ito ng mga otoridad at pinusasan agad siya papuntang presinto upang maimbestigahan. Pakiramdam niya, ang kanyang pagsisikap sa pag-aaral ay mawawalan ng saysay kapag hindi siya nakalaya sa lalong madaling panahon. Sino ba ang estudyanteng ito? At ano ba ang kanyang ginawang krimen? Kilalanin natin ang henyong estudyante na si Ferdinand Marcos na halos ma-perfect ang kanyang score sa bar exam. At yan ang pag-usapan natin sa ating kwento. Pero bago tayo mag-umpisa, at kung ika-interesado sa mga kwentong gaya nito, na kung saan ay makapul ka ng mga bagong impormasyon at karunungan, ay pwede mo na rin i-like, i-subscribe, at pinutin mo na rin maliit na kampana para like and updated sa ating mga bagong videos. Umpisa na natin! Si Ferdinand Marcos ay pinanganak noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Ang lalawigan ng Ilocos Norte ay pinamumunuan ng kanyang angkan. Ang angkan ng mga Marcos, mula pa kasi noon, uso na talagang political dynasty. Bata pa lamang siya, ay namulat na siya sa politika. Dahil ang kanyang ama na si Mariano Marcos ay isang abogado at congressman. Kung kaya, sa murang isipan, ay nabuo ang pangarap ni Ferdinand Marcos na maging isang abogado upang makapaglingkod sa ating bayan. At sa taong 1925, isang matalino at mapagmatsyag na batang Marcos ang napadpad sa siyudad ng Maynila mula Ilocos. Pinili ni Marcos ang mag-aral sa University of the Philippines. Siya ay nag-aral dito na gaya ng mga normal na estudyante. Nagkaroon ng mga kaibigan at mga barkada. Upang maisakatuparan niya ang kanyang pangarap, pinili ni Marcos ang kursong abogasya, aling sunod sa yapak ng kanyang ama. Si Marcos ay matapang, madiskarte, at very competitive. Ang mga katangian ito ay likas sa kanyang pagkatao. Sa katunayan, si Marcos ay hindi lang magaling sa academics, kundi pati na rin sa mga extracurricular activities, gaya ng swimming, boxing, at wrestling. Pero sa tatlong ito, ang boxing talaga ang kanyang pinakagusto. Sa sports na ito, si Marcos ay isang masugid na tagahanga ng yumaong si Gabriel Flash Elorde. Si Marcos rin ay naging isang debater at writer ng pahayagan sa UP. Sumali rin siya sa isang fraternity, ang Upsilon Sigma Phi ng Pilipinas. At dito nakilala ni Marcos ang iba't ibang maimpluwensyang mga tao na kanya rin naging katrabaho sa politika. At noong Disyembre 1938, habang palapit ng palapit ang graduation day ni Ferdinand Marcos, ay tumitindi naman lalo ang kanyang excitement upang makapagmarcha. Ngunit, sa hindi inaasang pangyayari, pinulabog siya ng motoridad. Si Marcos ay nakusahan na pumatay sa kalabang politiko ng kanyang ama na si Julio na Lundasan. Si Julio ay isang mahigpit na katunggali ng kanyang ama sa politika. Dagdag pa rito, si Julio ay dalawang beses tinalong ama ni Ferdinand Marcos sa eleksyon. At isa rito ay ang eleksyon para sa isang pwesto ng National Assembly na kamit ito ni Julio na Lundasan. Ngunit, pagkatapos ng pagkakapanalo nito, ay karumal-dumal ang mga sumunod na pangyayari. Noong gabi ng September 21, 1935, malamig ang simoy ng hangin at binalot ng lamig ang kapaligiran. Mula sa bintana, sa likod ng kanilang bahay, habang nagsisipilyo si Julio, narinig ang malakas na ingay na pagputok ng isang baril. Bala ay pumasok sa kanyang kanang dibdib na bumaon sa kanyang vital organs at siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Matapos ang tatlong taon ng pagkamatay ni Julio na Lundasan,
ay doon lamang nagkaroon ng mga prime suspects. Kabilang dito, sina Ferdinand Marcos, Mariano Marcos na kanyang tatay, Pio Marcos na kanyang kapatid, at Kirin Lisando na kanyang bayaw. Sa gabi ng kanilang krimen, sila ay sinamahan ni Calixto Aguinaldo papunta sa lugar ni Julio, na noong naglaon ay naging isa sa mga star witness ng kaso. Ayon sa pagsisiyasat, si Marcos ang inakusahan na bumaril kay Julio dahil sa kanyang pambihirang shooting skills. Matapos mahuli at madampot si Marcos, siya ay kinulong sa loob ng 27 days upang maimbestigan ukol sa kasong ibinibintang sa kanya. Dahil nakapagpiyansa si Makoy, siya ay hinayaan ng korte na tapusin ang kanyang pag-aaral at makapag-take ng bar exam. Sa araw ng kanyang graduation, si Makoy ay naging isang cum laude na lamang, imbes na summa cum laude, dahil nagkaroon ito ng madaming absence sa kanilang klase. Matapos makapagmarcha, ay nakulong si Makoy. Hinatulan siya ng guilty sa pagpatay kay Julio Nalundasan at makukulong ng 10 taon ng pagkakabilanggo. Ngunit, hindi ito naging hadlang sa kanya. Isinantabi niya muna ang kanyang mga problema at patuloy na nag-review habang nasa loob ng kulungan. Dagdag pa riyan ay nagsulat siya ng 835 pages of appeals sa korte ukol sa kanyang kaso. Subalit, bumawi si Makoy. At nung lumabas ang resulta ng 1939 bar exams, namayagpag si Marcos at nabingwit ang pinakatuktok na pwesto na nagtala ng pinakamataas na marka sa kasaysayan ng Pilipinas sa score na 98.01%. Ang balitang ito ay naging headline sa lahat ng mga pahayagan noon. Wala na ang makakapigil sa pangarap ni Makoy na maging isang abogado. Sa sobrang taas ng kanyang marka, ay nagtaka, nagduda, namangha, at natulala sila sa kanyang score sa bar exam. Dahil sa hindi sila makapaniwala, ay nakasana na lang nila si Makoy na nandaya. Well, sa parting ito ay makikita natin ang typical na Filipino mentality na kung saan kapag may nag-i-excel ay pilit nila itong hinihila pababa. Medyo nakakatuwa ito dahil right away, nagbigay agad ang Korte Suprema ng desisyon ukol dito without further investigation. Dahil rito ay napilitan sila na magbigay ng retake exam para kay Marcos. Dahil nga inakusahan si Makoy na nandaya sa bar exam, siya ay pinag-retake. Sa pagkakataong ito, ang pagsusulit ay ginanap sa pamamagitan ng isang oral exam. Makikita natin rito na pinapahirapan ang ating bida. Well, tama ka. Hindi lang palabagsak ang pinag-retake, no? Kundi pati na rin pala ang mga pasado. Aba, medyo mas mahirap pa nga ata ito. At sa bandang huli, ay tinapos rin ito ni Marcos. Bumaba ang score ni Marcos sa rating na 92.35%. Pero sa kabilang dako, wala talagang naipakitang ebidensya ang Korte Suprema na nandaya si Makoy. And yes, tama ka ulit. Dahil sa pangyaring ito, si Justice Florence Regalado na may rating na 96.7% ang kinikilala bilang holder ng pinakamataas na marka hanggang sa kasalukuyan. Well, sa part na ito, ay iwan ko na sa inyo kung sino talaga ang karapat-dapat na kilalani na top bar exam result holder. Tungkol naman sa kaso ni Marcos patungkol kay Julio Nalundasan, siya ay inabsuelto ng dating Justice Jose P. Laurel at Chief Justice Ramon Abasenya sa kadahilan ng hindi sapat ang mga nakalap na ebidensya upang sila ay makulong. Idinagdag pa rito ni Laurel na kailangan ng mga kabataan gaya ni Marcos sa pagpapaunlad ng bansa. So guys, yun na po nagtatapos ang kwento sa likod ng bar exam ng dating presidente si Ferdinand Marcos. Ano ang inyong palagay sa usapin ito? May mga katanungan at opinion ka ba? Mag-comment lang sa baba para naman ma-share sa ating mga katakdak. Hanggang sa muli, paalam!